kahit paano, nangihilig natin ng konti. Kasi kung talagang madumi, madumi, madumi yan, wala pupunta mga isla dyan. Opo. Yan o. Oh. Ang dami. Ayan po, kababayan. Dito po si Undersecretary Jonas Leones. Ayan po. Nung pag-inspection niya dito ngayon sa kaganapan dito sa lugar ng Manila Bay. Morning, sir. Tayo ba naliligo? Wala ngayon, sir. Wala ngayon. Kagahapon, sir. Marami. Bawal natin. Nga po eh. Lalo yung mga bata. Mga bata. Hindi mapigil. Mga tao eh. Nga po eh. Hindi mo masisi kasi. Nakikita nila. Medyo malinaw yung tubig. Oo. Parang marami yung sir, ano, mga alimasag na kuha sila. Mga bata. Plastic-plastic na kuha nila mga alimasag dyan. Yan ang ano. Yan ang maganda pag malinis. Kasi yung mga isda. Mga crab, pupunta dyan. Okay. Kaya lang problema, bawal muna dahil baka magkasakit sila dahil yung water quality hindi pa natin. Makukulit mga yusig yung ano, mga bata eh. Yung mga yusig kasi dahil batong-bato na sa bahay. Sige ha. Tapos sir, apa. Yan pa si Secretary Jonas Leones at maging inspection siya rito sa may Manila Bay. Tundan po natin. Isda yan, sir? Isda po yan? Isda po yan? Kahit paano, nangihilig natin ng konti. Kasi kung talagang madumi yan, wala pupunta mga isda dyan. Opo. Yan o. Ang dami na po yan. Hanggang yacht cap po yan. Waabot yan hanggang karating isda. Opo. Kaya lang ba't puti? Yan nga. Naging gatas yung pupunta ko natin. Ano yan? Gabit na rin. Nasa saan? Makahit isa. Ano kasi pagka medyo ano yan, isda dyan sa puti oh. Ibig sabihin, pagka madumi yan, mamatay mga yan. Opo. Baka ito ako sa mga sand, naglalay ka lang ng buhangin kasi. Parang katas niya ata. Katas, ano? Pero, pero mag-subside yan pagtapos natin mag-ano. Dating si Om yan, sir. Ha? Ayan po mga babayan, nakita ni Secretary Leones yung isda nga, napakadami rito. At nagulat siya, tinatanong niya kung isda ba yan. Yan, zoom natin ano. Ayan po yung mga isda nakikita po natin dito, na napakarami po. Ayan. Sundan po natin. Live ka? Tapos ko lang mag-live tapos talagang kumating. Yung huli nasa itong abad, itong Remedios, nasa mga 110,000 na lang.
gumagawain kasi eh. Mga ilan ba sir yung pwedeng ano, yung pinaka-target talaga sa target natin? 100 eh. 100 MPN per 100 ml. Ah, po. Eh, nasa 1,000 pa tayo. Uh-huh. May baba natin eh. Doon na sitwasyon, at least from pilas ay baba natin. Opo. May pag-asa na rin. Ano? Opo. Magandang araw mga kababayan, Pinoy Vlogger PH po para sa panibagong update po natin dito sa lugar ng Manila Bay. Ayan tayo mga kababayan para makita po natin kung ano pong ang bagong kaganapan na makikita natin dito sa area ng Manila Bay. At ito po nga, makikita po natin dito itong Manila Yacht Club na kita naman natin napakalinis, no? Ang ganito po, makikita po natin dito yung mga nag-iis na mga tibay-iis. Yan po, at meron po tayo nakikita na naglalabas ng, ano, ng tubig galing SKP. Yan po, kita po natin doon yung tubo. Yun po yung tubo na kulay blue yung naglalabas ng tubig. Galing po sa SKP, malinis na po yung tubig na yan. Mga kababayan, at water treatment na po yan mga kababayan. Ayan, bababa lang tayo ano, para makita po natin yung ano yung area nito ng Yacht Club sa gilid ng Yacht Club po. Pumapansin po natin mga kababayan, wala tayong gano'ng nakikita ng kalat o basura dito. Noong nakaraang araw mga kababayan, galing tayo dito. At yun nga po, bumaba rin tayo dito para silipin natin yung talampasigan. At napansin din natin mga kababayan na wala nga tayo nakita ng anumang uri ng basura o kalat dito. At meron pa nga tayo nakita rito mga alimasag at saka mga isda na maliliit. Ito nga po, diba, napakalino ng tubig, napakalinis, wala tayong nakikita ng kalat o prasugura dito. Pati itong mga nakikita natin itong mga buhangin nito, hindi po yan white sand mga kababayan, ano? Yan ay gray sand. Dati nang ano yan, dati nang buhangin yan dito. Walang binago dyan mga kababayan. Yan, sarap magtalampisaw dito sa may karagatan na to dahil nga higita po natin, napakalinis. Ito lang, nakuha nila mga kalat dito. Napakakunti lang. Sa araw-araw ba namang ginagawa ng ating mga taga-DPS dito, no? Araw-araw nga naman eh. Magwalis, maglinis, maging sa may diyan sa may mismo sa may ano, sa may dagat na 'yan. Ay hindi na dampot nila 'yan diyan. Yung mga basura na pwede nilang makita. Ano, may mga isda tayong nakikita rito, maliliit nga lang. Pero nakakatuwa kasi lalaki balang araw, lalaki 'yan, 'di ba? Pag lumaki 'yan eh isa na 'yan sa mga mahuhuli, napakinabangan natin mga mangingisda rito. At pwede nilang pagkakitaan na yan mga kababayan. Ayan, daming isda oh, lilit. At dito po mga kababayan yung mga bangka. Ito po yung mga bangka na ginagamit ng mga isda. At balita po natin mga kababayan na pag talagang okay na to ang Manila Bay at na-rehabilitate talaga to, tapos na. Yung sila ipopwesto mga kababayan sa may bandang unahan doon sa gilid ng breakwater. Doon sila magkakaroon ng parking. Ay, kita natin meron ng speedboat doon. Zoom natin ano, pagkigin natin yung speedboat. Thank you.
Ayan o. Oh. Yung speedboat ay nakikita rito. Yan po mga kababayan yung barko oh, na naglabas ng dumi. Kaya nakahold din dyan mga kababayan kasi mayroon pang sasampahan pa ng kaso yan. Yung barko na yan. Yan ang maliliit na isda nakikita natin. Dami, kumpul-kumpul sila. Kaya yung mga ibon talagang ano dito eh. Ang saya-saya nila eh, kasi dami sila makakain dito na isda. Yan may jellyfish oh. Yan ang ganda dito, daming isda oh. Grabe. Nakakatuwa mga kababayan at napakalinis ng ating karkata naman Manila Bay. Dito marami pa tayong mga kababayan talaga ng mga binabatikos pa rin. Ano? Sayang daw ang pera. Sayang daw yung pera na ginastos dito at pinilinis pa sa Manila Bay. Dapat sa ayuda na lang pumunta. Pero mga kababayan, kung nakita nyo lang talaga yung pinaka-itsura nito ng bago i-rehabilitate dito. Grabe, hindi nyo makikita ang tubig dito. Puro basura na makikita nyo, wala nang, hindi nyo na makikita ang tubig, ang dumpsite talaga yung dating dito. Pero ngayon, kita po natin, napakalinis at meron na, pinalitan na yung basura, pinalitan na ng isda.